After years of consistent and resolute security, peace, and community building, we have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. We have successfully dismantled the key leadership of the former insurgents operating in Misamis Occidental, which have now led to their reintegration into society. It is our hope that through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress in the home of all of those from Misamis Occidental. I ask the local government units of Misamis Occidental to intensify collaboration with various government agencies, partners, and other stakeholders to thwart any posturing or coming back that terrorist groups or any of their financiers or supporters may still be contemplating. Let Misamis Occidental stand as a shining example of what can be achieved when we work for the greater good together. With us perpetuating the peace efforts that we made here, I know that soon we will be able to declare the entire country, the entire republic, as insurgency free. Nung sumapi na kami sa New People's Army, siyempre hindi maiwasan na may mga karanasan na hindi talaga natin matanggap sa ating sarili. Yung pinakamasakit, yung siyempre malayo ka sa iyong pamilya. At saka tapos ang daming sakripisyo na maranasan mo doon. Tulad ng gutom at saka yung paakyat-akyat ng bundok at saka tinutuos ng mga military, naranasan ko na mas ang pagsali pala ng New People's Army ay hindi pala maganda. At nung nagbalik na ako dito sa gobyerno, syempre na sabi ko sa sarili ko na maganda pala yun, hindi pala pabaya ang government. May mga maraming tulong pala, mga livelihood assistant na binigay sa amin. So, ang dami palang tulong ng gobyerno. At doon namin na-realize na doon pala magsimula na magbagong buhay kami sa aming sarili. Hindi pala totoo na pag sumapi ka sa New People's Army, doon ka magiging magbago yung buhay mo. Bilang isang former rebels, noong sumali pa kami sa Kilusan NPA, hirap at pagod ang aming naranasan. At lalong-lalo na napakamahirap nang mawalay sa pamilya. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga programa ng ating gobyerno na ipinapatupad nila dahil yung pinapangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral na at ngayon nung bumabalik na kami sa gobyerno ay natapos ko na yung pinapangarap ko na pag-aaral at nakasama ko na rin yung buong ang pamilya ko at sa mga programa at sa mga ayuda na ibinibigay yung mga Iklip livelihood na ibinibigay ng ating gobyerno yung natanggap namin is yun ang dahilan na pagbabago ng aming buhay at nagpapasalamat rin kami sa mga ahensya ng gobyerno na tumutulong din sa amin para hubugin muli ang aming pagkatao.